mga kadribol? Nakakalungkot isipin na hindi makasama si Carl Tamayo sa lineup ng Gilas para sa FIBA World Cup 2023 dahil nga nagtamo siya ng injury. Sayang naman dahil gusto ko yung galaw ni Carl Tamayo eh. Gusto ko yung style of play niya. Pero ang maganda sa kanya, ano siya, hindi siya ano eh, hindi siya tawag dito, hindi siya selfish eh. Alam niya sa sarili niya na hindi pa siya makaka-recover sa injury niya pagdating ng August 25. Alam niya sa sarili niya 'yon, kaya nag-beg off na lang siya. 'Yun ang kagandahan doon kay Carl Tamayo. Hindi siya selfish. So, mabibigyan niya ng pagkakataon yung ibang player na pwedeng makasali or makasama or maisama sa lineup, 'di ba? So, eto tayo ngayon mga kadribol. Mag-iisip tayo kung sino bang pwede nating ipalit kay Carl Tamayo. 6'7 ang height ni Carl Tamayo ha. So, dapat nasa 6'7 din o 6'8 yung ipapalit natin sa kanya. Small forward. So, ang naisip ko, si Poy Eram. Although, hindi kasali si Poy Eram dun sa pool, eh, sa tingin ko, mas okay si Poy Eram eh. Kasi, makakadagdag siya ng ano natin eh. Yung sa height, 6'8 siya eh. At saka may tira din sa 3. O di naman kaya si Justin Baltasar. Justin Baltasar, magandang inilalaro nito eh. Sa Gilas, itong grupong ito. Magandang inilalaro niya eh. Ewan ko lang kung hindi to ano ha. Itong dalawang to, si Poy Eram tsaka si Justin Baltasar, parehong hindi nakasama sa pool eh. Ewan ko lang kung hindi magtampo itong dalawa, no? Sana hindi nagtampo itong dalawa. At sana, kung maiimbitahan man sila, sana papayag sila. Okay to si Baltasar eh. Gusto ko to eh. Maganda maglaro to eh. So, ito ang tanong ngayon. Sino ang ipapalit natin kay Carl Tamayo, mga kadribol? Si Poy Eram ba o si Justin Baltasar? Alam niyo mga kadribol, isang malaking snub to eh. Sa dalawang player na to na hindi sila naisama sa pool. Hanggang dito na lang mga kadribol. Ingat!